guys, welcome back to my channel. Ngayon ay Tuesday at munti ka na nating makalimutan ang pagsusunog ng dahon ng laurel. Ito po ay iba na namang pamamaraan na magdadala sa atin ng swerte na gamit lamang po ang dahon ng laurel at 10 pisong luma. Ngayon, magsusunog po tayo at kailangan ay magsindi na tayo ng kandila. Ayan, humana po tayo ng dahon ng laurel na buo. Ayan, buo. At pagkatapos, magwi-wish po tayo. Huwag po natin siyang gagamitan ng sana para mabilis po siyang mag-run. Yan. Ayan. Ang video pong ito ay para sa inyo, ibang pamamaraan ng paggamit po ng dahon ng laurel na napaka-effective at napakaraming patunay sa akin na lamang po. Kaya gusto ko po siyang i-share sa inyo. Ang video ng ito ay para po sa inyo. Sabi ko po sa inyo, ang shinare ko po sa inyo, maglagay po kayo ng dahon ng laurel sa ilalim ng inyong unan at kayo po ay makakapanaginip ng numero at ito po ay maaari niyong tayaan sa loto. Ito naman po ay ibang pamamaraan pero sa ilalim naman po ng ating kama ilalagay. Yan po, kailangan natin ng lalagyanan, kailangan po siya ay clear. Lahat po ng mga ginagamit sa mga ritual ay kailangan po ang clear na baso. Mas mainam po yan para kita natin yung mga nasa loob. At pagkatapos po niyan ay kailangan po natin ng mas marami, mas okay. Kasi lalo na po yung mga durog na po ng dahon ng laurel, yan po ay kumbaga hindi naman po natin siya pwedeng ipansunog. Pwede po natin siyang i-ano sa pagkain, ipang marinate or ihalo sa adobo. Pero yung mga durug-durug po nito ay napakaganda. Ito nga po yung pinupulbos pa natin. Ngayon po, gawin po natin ay maglagay po tayo dito ng dahon ng laurel kahit yan po ay pulbos. At kumuha po kayo ng 10 piso. Di ba po yung dating 10 piso, silver po yung nasa gilid, tapos ang nasa gitna po niya ay gold. Ibig sabihin, kombinasyon ng swerte po yan. Kasi ang gold ay, ibig sabihin po niyan ay kasaganahan, tapos ang silver naman po ay para po yan sa, ganun din po pang attract ng money. Kaya nga po yan po ay ginagamit natin mga lucky charm. Minsan, yung marami ko pong naituro sa inyo, abot po sa mga coins na mga piso-pisong silver. Nagdadala po yan ng swerte lalo sa pinansyal at pantaboy din po yan ng negative. Diba? Kagaya po na shinare ko po sa inyo, yan po ay napakainam lalo na po sa mga ganyan, yung mga pantaboy ng negative. Ngayon po ay mainam ay pitong piraso ng 10 piso na buo. 10 pisong buo, yung luma. Kasi ngayon po ay talaga mukhang piso na siya. Kaya kailangan yung tititigan mo na yung pera kasi yung piso, 5 piso at 10 piso ay pare-parehas. Ganun din ang 10 at saka 5. Pare-parehas sa mga itsura nila na akala mo eh, lahat ay silver. Pero okay naman po talaga siya. Kaya lamang, ang ritual po natin ay kailangan po natin. Ayan, tuloy na natin. Nagkaroon po kasi tayo ng bisita. Kung nadinig nyo po ay may nag-doorbell. Ayan, kailangan po natin ng 7-10 piso na yung dati po, yung hindi po yung bago, na may gold po yung gitna. Yan po ay napakaswerte din. Dahil yun nga po, kagaya na sinabi po natin, ang gold po ay symbol ng kasaganahan. At yun naman po, silver ay pantaboy ng mga negativity. Yan po ay silver natin. At ganun din po sa financial. Yan po ay ginagamit din natin ritual sa karamihan ko nang naituro sa inyo about po sa financial. Ngayon po, ang kailangan po natin ay mga durog ng dahon ng laurel. Yan.
Kung mapapansin po ninyo, 'di ba, yung po mga pagbumili po kayo ng down ng laurel, karamihan sa palengke ay durug-durug na. Yan po ay mainam naman na ilalagay natin dito. Unahin po muna natin yung 7-10 piso. Ilagay po natin siya dito. Tapos ilagay po natin ang dahon ng laurel. At sa pagkakataong ito ay kailangan po bago natin ito takluban, kailangan po ay may sealed siya. Ngayon, bago po natin siyang takluban, ay ate po siyang iwiwishan yung loob. Ngayon po, magwiwish po tayo at huwag po natin gagamitan ng sana para mabilis po mag-grant ang ating mga wishes. Sasabihin po natin bigyan mo ko ng maraming pera, gusto ko magkaroon ng magandang bahay, magandang mga sasakyan, makatapos ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral, magkaroon sila ng magandang buhay. Ganun po, lahat po ng mga kahilingan na hindi nyo po gagamitan ng sana. At pagkatapos po, kapag nagawa nyo na po lahat yon yung inyong mga wishes, ay tatakluban nyo po siya. At ito po ay ilalagay natin sa ilalim ng ating kama. Ngayon, kung wala po tayong ilalim ng kama, wala pong mattress at pompong ating inilalagay, kagaya ng mga ilan sa mga masugid nating taga-subaybay, ay pwede rin po siya ilagay sa likod ng ating pintuan. At irerekomenda ko po sa inyo, bago nyo po pala siya takluban, ma-energize po natin siya sa sinag ng araw. Kung gusto nyo po halimbawa, makalipas po ng isang buwan, at para hindi nyo na lang ulitin muli ang inyo pong ginawang ritual, ay i-energize nyo lamang po siya sa sinag ng araw. Sa umaga, sa may silangan, 6:30, 7 hanggang alas 8 ng umaga, ay napakainam at yan po ay magdadala sa inyo ng swerte. At ayan po ang ilan sa mga magagandang at iba't ibang ritual na gawas ng dulot ng down ng laurel at magandang hatid sa atin ito. Ito po ay magdadala lang sa financial at ganun din po sa mga negative na halimbawa habang tayo natutulog, may magpalipad hangin o may mga bad spirit sa paligid. Yan po ay may protection kayo lalo-lalo na sa financial. At pagising ninyo, meron po kayong positive thinking. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Ang lagi nyo po tatandaan, huwag naman po tayong kaasa sa mga pampaswerte. Yan po ay manalangin po tayo at pagkatapos ng ating panalangin, sabayan po natin ng ganito para po dire-diretso ang daloy ng ating swerte ng ating buhay. Think positive, tapos po diretso po ang ating pagtatrabaho hanggang mapansin nyo ay unti-unting gumaganda ang daloy ng swerte sa ating buhay. Yun lang po guys, salamat po!